Hello mga ka-arte, welcome back again sa ating channel. So ayan, doon sa mga namumroblema dyan sa kanilang mga split ends, kung paano daw ba mawawala yung kanilang mga split ends, ano daw ba ang dapat nilang gawin. So ayan, panoorin nyo na itong video na to kasi meron akong konting tips para mawala yung inyong mga split ends. Kasi isa din niya sa naging problema ng aking buhok dahil ako nga ay malimit magpariban and nagko-color din ako ng aking hair, kaya naman ang aking buhok is ayun, nagkameron nga ng split ends kasi masyado lang nalagyan ng chemicals din ang aking hair, kaya naging problema ko din yung split ends. Dun sa mga katulad ko na mahilig din magpariban, magpa-color, especially magpa-bleach, yan number one nakakasira ng buhok is yung bleach. So ito yung mabibigay kong tips na pwede nyong gawin kasi ito yung aking ginawa sa aking buhok, kaya yun kahit papaano nawawala yung mga split end ng aking buhok. Syempre unang-una nyong gagawin dyan is kailangan itrim ninyo yung inyong buhok kasi hindi naman mawawala yung split ends kapag hindi nyo yan ginupit. So kailangan magpapatrim kayo ng inyong buhok, lalong-lalo na dun sa talagang prone sa split ends, dapat is monthly kayong magpatrim ng inyong buhok. At kung meron naman kayong gunting sa inyong bahay, pwede naman kayo na yung magtrim ng inyong mga dulo ng buhok kasi madali lang naman siya. Iaano mo nyo lang naman yung inyong buhok sa unahan, kitaan nyo naman yung mga split end, yan, ikakat nyo lang naman yung mga dulo-dulo kasi yun naman yung importante, matanggal yung mga dulo ng buhok, yung part na may split ends. Kasi ang buhok is para din yung halaman. Diba ang halaman is pag umahaba na itinitrim yan, ginugupit siya. Para mas maganda yung sisibol na kasunod nun. Ganon din ang buhok natin. Dapat is talagang itinitrim. Pangalawa, kailangan ay nag-hair treatment din tayo. Yan. May mga nabibili naman yan sa store ng mga pang-hair treatment na pwede nyong gamitin sa inyong buhok. Importante din yan, lalo na din sa mga ma-chemical na yung mga buhok. Yun, dapat alaga din sa treatment. And yung pangatlo is dapat gumagamit din kayo ng mga hair serum. Ipakita ko sa inyo yung aking ginagamit na hair serum. Ito yung aking ginagamit na hair serum. Meron siyang argan oil yan. Kung makakakita kayo nung may mga argan oil yan, maganda rin siya sa buhok. Pero pipili din kayo ng hair serum na dapat eh hindi yung sobrang malagkit. Meron kasing mga hair serum na super lagkit niya sa buhok na kapag inilagay nyo lang siya is nandun lang siya sa buhok nyo. Nakapatchi lang siya, maging mukha lang kayong oily. Yan, may mga ganong hair serum. Kaya pipili kayo ng medyo parang malabnaw yung texture niya. Ganon. Ito kasing ginagamit kong ito is maganda siya. Kasi pag inilalagay ko siya sa aking buhok, sa una lang siya mukhang oily. Pero pag tumatagal is naa-absorb siya ng buhok ko. Yan, sinisip-sip siya ng aking buhok. Kaya yung pagiging oily niya is nawawala. Hindi siya nagmumukhang lagkitan dyan sa buhok nyo. And, syempre, importante pag inilagay nyo ito sa inyong buhok, huwag nyo nang lalagyan nyo itong part na tuktok ninyo. Kasi ang ating ulo is mainit ang singaw nyan. Kaya dapat ang hair serum is dito lang sa part na paibaba. Lalong-lalo na dun sa mga ends. Yan, kasi dito yung split end eh. Kaya dapat sa mga dulo-dulo. And, kakatulong din yung gantong mga hair serum sa ating buhok. Kasi parang nagiging healthy din sila. Ayan. So, ayan lang mga ka-arte, yung tips na masishare ko sa inyo na ginawa ko para mawala yung mga split end ng aking hair. So, ayan, itry nyo na yun mga ka-arte. Sana makatulong sa inyo. And thank you for watching ulit mga ka-arte.